Patuloy ang suportang ibinibigay ng Malabon City Jail sa kanilang mga inmates, kung saan prioridad sa kanila ang pagbibigay ng mga livelihood program. Ayon pa nga sa jail warden ng Malabon City Jail, nagiging daan ito upang magkaroon ng kabuhayan ang kanilang mga inmates kahit nasa loob ng jail facility. Ayon sa jail warden ng Malabon City Jail Female Dormitory na si Attorney Wena Fe Dalagan, bukod sa nagkakaroon ng pagkakataon ang mga inmates na matuto ng iba't ibang kakayahan, nakakapagbigay rin sila ng sustento sa kanilang pamilya na nasa labas ng piitan, kabilang sa mga livelihood program na kanilang pinagkukunan ng pagkakakitaan ng pananahi, detergent making, paggawa ng mga tinapay, art painting, urban gardening, rug making at iba pa. Dito meron tayong 9 na livelihood programs. Layon niyan ay para matuto sila ng mga skills and dito ay magkaka-income sila kahit na nandito sila sa ating mga piitan. As a matter of fact, may mga yung mga masisipag natin ng mga PDL, sila na mismo ang nagsusuporta din sa kanilang pamilya, no? So nagiging income generating nila kahit na nandito sila. And yan din pong mga skills training natin ay magagamit din nila when they are released, no? And go back to the community, and ito ay bale umpisa nila sa kanilang pagiging mamamayan ulit, ano? Pagiging productive. Gayunpaman, limitado pa rin daw ang perang nahahawakan ng mga inmates sa loob ng jail facility alinsunod na rin anya sa batas. Mahigpit rin daw nilang ipinatutupad ang cashless transaction upang maiwasan ng hindi mga inaasahang insidente. We implement here cashless transaction kasi kami para maiwasan natin yung mga transaction, no, na possible, na tempting. So, ang ginagawa ay ito ay pinapadala nila, halimbawa pag dumadalaw yung kanilang pamilya, so nagpapadala sila, inaabot nila. Meron tayong mga custodian ng kanilang cash, pero ang hinahawakan nila ay coupon para may record sila kung magkano yung kanilang cash. Samantala, kung pag-uusapan naman daw ang kasalukuyang sitwasyon ng mga inmates sa loob ng piitan, sinisigurado raw nilang lahat ng pangangailangan ng mga ito ay natutugunan. Sa ngayon kasi aabot na sa mahigit 500 inmates ang nasa Malabon City Jail Female Dormitory, kung saan nahahati ito sa 35 katao kada selda. Nakaantabay naman daw ang kanilang mga nurse para tiyakin na nasa maayos na kalagayan ng mga ito, lalo na kapag mainit ang panahon. So far, meron po tayong, as I've mentioned, meron tayong mga duty nurses, that's 24/7. So nagpo-provide po kami ng health teaching, unang-una sa pag-prepare sa ating mga PDL, sa hygiene, sa mga summer-related diseases like boils, mga sa skin, no? And yung paliligo nila sa araw-araw, mga measures to prevent heat stroke, and meron din tayong daily consultation and growing ng ating mga health professionals. Samantala, sa kabuuang bilang ng mga inmates na mayroon ng Malabon City Jail Female Dormitory, 89% dito ay may kaso ng drugs, habang ang natitira ay human trafficking at iba pa. Mula dito sa Malabon City Jail para sa Your TV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.